Hello mga ka-real, overtime na naman tayo ngayong gabi. Ayan, may gagawin po tayo dito na tower electric pan. Ayan, napakataas. Hindi daw gumagana, sabi ng may-ari. Subukan natin na isaksak ito sa outlet. Ayan. Meron siyang power. Hindi lang daw ito gumagana. Subukan natin pindutin yung power. Ito po yung power niya. Ayan, ayaw gumana. Kahit pindutin natin yung power, nag-beep naman siya. Ayan, pag pinindot, oh. Subukan natin yung swing. Kung napapansin nyo, pumipihit siya, mabagal ang pagpihit niya. Ayan, ayan, ayan. Pumipihit sa kaliwa at kanan. Ayan. May power pero ayaw gumana ng fan. Subukan natin pindutin yung oscillation niya para huminto yung pagharap sa kaliwa at kanan. Subukan natin pindutin yung speed. Ito yung speed. Ayan. Kita nyo, dalawang pindot. Number 2. Bumabalik siya sa temperature 31. Pindutin ulit natin yung speed. Ayan. Number 2. Number 3. Bumalik sa number 1. Ulitin natin. 2. 3. Okay, bumalik sa number 1. Pero hindi po humahangin mga ka-real. Wala pong lumalabas na hangin dito. Yun po ang problema nito. Baklasin natin ito para makita natin kung nasaan ang problema. Bunutin lang at babaklasin natin ito. Habang binabaklas po natin ito, ay maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers na nakasuporta. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga ngayon lang nakapanood ng video ko, paki-like and subscribe na lang po nito dahil ito po ang aking munting channel. Real life, big ass, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay, yun po ang aking munting channel. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood. Natanggal ko na po ang takip ng electric pan na ito. Ito po yung kanyang motor. Ito po yung kanyang blade, yung mahaba na yan, nakulay itim. At yun po yung kanyang control circuit board na naglalaman ng mga electronic component. Ayan. Napansin ko po mga ka-real, matigas pong pihitin yung kanyang blade. Ito, dapat po ito ay malambot pihitin. Ayan o, ayaw po niyang pumihit kahit pa kaliwa at pa kanan, ayaw. Kaya ang naging suspect ko po dito ay shafting at bushing. Posibleng natuyuan or gas-gas na, kaya hindi gumagana ang kanyang pan. Maliban dun, sisiguraduhin natin na shafting bushing nga lang ang problema. Kailangan po natin na i-check yung resistance ng motor kung good ang windings niya. At dito po natin susukatin ang resistance ng motor sa dulo ng kanyang mga terminals. Ito po yung dulo ng kanyang mga terminals. Napakahaba po ng ginapang niyan papunta doon sa motor. Ayan, doon. Gawin po natin ay tanggalin po muna natin itong circuit board para makuha natin yung dulo ng mga wire na galing sa motor. Ito po yung wire na galing sa motor. Inisa-isa ko na po yung mga kulay ng terminal or wire doon sa motor para malaman kung alin ang common at mga speed windings. Dito natin makikita kung alin ang common, yun pong kulay brown. Na-check ko na po ito doon sa out terminal ng motor. Ito po ang common terminal, yung kulay brown. Tapos yung mga speed windings po ay yung blue, white at saka red. Diyan lang po tayo magsusukat ng resistance para ma-confirm natin kung buo yung windings ng motor or may problema. Gumamit lang po tayo ng ohmmeter, naka times 10. Pagdikitin yung dalawang test probe. Ayan, i-calibrate sa 0. Ayan, nakatapat sa 0. Bitawan, double check. Ayan, gumagana po yung ating tester. Tapos itusok po natin kahit alin po dyan, itim or pula, positive or negative, dito sa common terminal. Ito po yung common terminal, nakatusok na yung isang test probe. Tapos checkin natin dito sa blue, white, red, dahil ito po yung mga speed windings, kung mayroong resistance na masusukat. Pag ang meter pointer ng tester ay nag-deflect,
Ibig sabihin, buo po ang windings ng motor. Sundutin lang po natin dito sa kulay blue. Ayan, nag-deflect sa white. Nag-deflect din po sa red. Ayan, nag-deflect po. Ibig sabihin mga ka-Rian, ang windings ng motor ay buo. Confirm natin na ang problema ngayon ay ang shafting at bushing ng motor. Kaya focus po ngayon tayo dito sa motor, babaklasin po natin ito. Ibalik lang po natin muna yung terminal kung saan natin tinanggal. Ayan. Tapos ibalik din yung board kung saan dating nakapwesto. Naibalik na ang board. Focus na po tayo sa motor. Baklasin lang ang motor. Ayan po at napakatigas. Checkin natin kung may gasgas. Kung may gasgas, magpapalit po tayo ng shafting. Pero kung natuyuan lang, lilinisan lang natin ito at pakikinisin bago langisan. Okay, ikakat ko po muna ang video para hindi humaba. Tuloy na lang natin mamaya. Ayan mga ka-Rian, nabiyak na natin ang motor at tuyo-tuyo nga po yung kanyang bushing. Ayan, sobrang tuyo po ng kanyang foam. Magkikita nyo puting-puti na tuyuan ito ng langis. Ganon din yung kabila. Parehas po yan, tuyong-tuyo. Obserbahan po natin yung kanyang shafting kung may gasgas. Wala pong gasgas. Dito lang po sa bandang unahan na bushing, nagkaroon ng pagsikip. Tuyong-tuyo, naglagkit siya doon. Dumikit pero kung obserbahan po natin yung shafting, pag kinutkot ay makinis pa, nadadala yung mga plaques niya. Nagtigas lang ito, ayan, at natutukla po yung mga plaques. Ito po ay mapapakinis pa natin. Wala pong gasgas, natuyuan lang. Maswerte tayo at hindi tayo magpapalit ng shafting at bushing. Dahil wala po akong available na ganitong shafting, napaka-special po ng shafting nito. Ito po ay pakikinisin lamang natin. Gamit lamang po yung mini drill. Tsaka itong liha na basa ng langis. Pakinisin na po natin ito. Ayan. Ulit-ulitin lang hanggang sa kuminis. Ayan mga ka-Rian. Punasan. Nawala na yung maitim. Ganun lang po ang pagpakinis ng shafting na may konting gasgas. Yung kabila ay sobrang makinis pa. Hindi na po natin yan hahasain ng liha. Yung kabila lang ang ating hinasa dahil yun lang po ang may konting problema. Ibalik na po yung blower at saka spacer. Then langisan lang po natin yung bushing sa bandang. Tapos itong bushing sa bandang harapan or front housing. Ito po, tuyong-tuyo, basain po natin ng langis. Pasensya na mga ka-Rian at maingay ang kapitbahay. Okay, ibalik lang po natin yung rotor sa dati niyang pwesto. Ingatan lang na malaglag yung bearing. May bearing po sa dulo. Ito, ilagay lang natin. Tapos ibalik na rin po natin yung front housing. Tapos lagyan na po ng tornilyo sa bawat kanto. Okay, nakalagay na yung apat na tornilyo. Ihitin po natin ng kamay yung shafting kung matigas. Ayan, matigas po mga ka-Rian. Pagka ganyang matigas, hindi mapihit,
i-reset lamang po natin ito gamit ang martilyo or pliers. Dito sa dalawang kanto, pukpukin lang po ito ng tigtatatlong beses, ganito. 1, 2, 3. Pihitin na natin yung shafting. Ayan, malambot na mga kariyal, napipihit na po. Ganun lang po ang pag-reset para lumambot yung shafting. Ngayon po na okay na yung motor, ibalik na po natin ito sa dati niyang pwesto. Ayan po, nakakabit na po yung motor. Subukan po natin napihitin ngayon yung blade ng electric pa na ito. Tingnan natin kung malambot na. Ayan mga kariyal, oh. Kanina matigas pihitin yan. Ngayon malambot. Okay na po yan. Kaliwa kanan, goods na yan. Ngayon po ay ibabalik na po natin yung cover niya para matesting natin kung gumagana na siya. Real life, big ass. Ayan po mga kariyal, naibalik ko na po yung mga cover niya. Buo na po ulit yung tower electric pan. Isaksak po muna natin sa outlet. Ayan, meron po siyang power. 30 degrees Celsius po yung naka-indicate dito. Subukan po natin na pindutin yung power niya. Ayan, gumana na po. Ito, lagyan natin ng plastic. May hangin po na lumalabas dito sa harapan niya. Ayan, medyo mahina pa po yan. Ilagay po natin sa number 1. Ayan, nag-indicate po siya ng number 1. Ayan o, may hangin po na lumalabas. Pindutin natin ang number 2. Naka number 2. Ayan, lagay natin sa number 3. Mas lumakas po. Subukan po natin na pindutin yung kanyang oscillation para humarap sa kaliwa at kanan. Medyo matangkad po ang electric pan na ito. 4 feet po ang kanyang height. Yan, gumagana. At nagbubuga na rin siya ng hangin. Yan. Okay, ganun lang po mga kariyal ang naging solusyon natin sa electric pan na ito. Natuyan lang po ng langis ang shafting at bushing nito. Pinakinis lang natin ito at nilangisan ulit para lumambot at gumana ng normal. Hanggang sa muli, Dick is Real Vlog. God bless po sa inyong lahat.